Matagal ko po siyang hinarap at pinagtanong-tanong ko kung nasaan na po siya ngayon. Natuwa, Fahrenheit. My name is Vanessa Curry. May nakaaway ka ba sa Singalong? Dati! Sana siyang sikat na sikat ngayon. Kilala ko siya. Ako masaklap na minura niya ako. Sinagot ko siya, wala kang karapatang murahin ako ng ganyan. Sino-sino yung mga kaibigan mo hindi ka na binabalikan? Si ano? Si yung mga friends ko na sila. Alam mo yung inanya ko sila ng tulong. Puro na sila, oo sige. Puro lang pa nga ako. Dumating pala sa'yo lahat ng pandemya, tapos na-stroke ka pa. Naranasan ko na yung hirap sa buhay na mawalan, kahit 5, walang wala asin. After nung nailibing ni kapatid ko, 1 week lang, ako naman ang sinubot sa ospital. Ang hirap, alam mo yun. Pinsan na lang sumasabi niya sa isip ko, sana kunin na ako, pamatay na ako, ang hirap ng buhay ko. Ang mega, then ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! So ito na nga mga kachika, pupuntahan po natin si Vanessa Curry ng Singalong Bar. Si Vanessa po ay talagang kasamahan din po namin, isang komedyante na meron po siyang kapansanan sa paglakad at isa po siyang warpism, maliit na hindi tumangkad. Isa siyang ganon. Kaya po pupuntahan po natin siya, kakamustahin po natin kung ano na po ang kalagayan niya. Kasi matapos po nung Singalong, eh hindi ko na po siya napagkakita pati sa Facebook niya. Hindi ko na po siya nakakamusta or something. Kaya po hinanap ko po siya at nandito na po tayo, pupuntahan na po natin ang lugar po ni Vanessa Curry. Ito na po, papasok na po tayo sa lugar po nila Vanessa Curry. Nandito po tayo sa Camarino Baliches. Pupuntahan po natin si Vanessa Curry ng Singalong. Ang hirap po ng binaybay natin kasi paliit po ng paliit ang ali papunta sa kanila. Kaya at last, nakarating na po tayo dito. And mga kachika, please like, share, and subscribe po para po alam niyo po ang galapan dito sa aking vlog. Magandang hapon po. Hi, hello Vanessa. Ito na si Vanessa. Vanessa Curry. Ganon. Oo, sabi mo ta girl. SM. Gora. Ilaban. Ayan. Ganito po kasaya si Vanessa. Ito po ang lugar nila. Oh. Ay, Miss Universe. Oh. So mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, eto na po ang ating kakausapin. Matagal ko po siyang hinarap at pinagtanong-tanong ko kung nasaan na po siya ngayon. Mga kaibigan, ating alamin at kilalanin po natin ang kalagayan po ni Vanessa Curry. Welcome to my vlog, Vanessa! Hi, mama! Royal chika! Yeah. Kamusta ka na, Vanessa? Eto, medyo nagkaroon ng problema. Kailan ka ba huli nagtrabaho, Vanessa? 2017, tapos hindi ka na nakakapagtrabaho? Hindi na. Kasi dati po nakakapagtrabaho pa po siya. Noon, nung nakikita ko pa siya, matagal na panahon, nakasama ko na rin to sa Entablado. Palakpak ka naman po. Yeah. Siyempre, welcome to Fahrenheit. My name is Vanessa Curry. Bakit? Alangan! Nakirete! Ay, ipal ka.
Kaya ba na yun eh? Saan ba yung sasalita na yun? Gusto mo itong bakita? Pero ngayon, hinanap ko po siya kasi naiisip ko, nasa na kaya yung mga nakakasama ko mga sing-along master na komedyante? Ayun po, natuntun ko po siya at nandito po ako ngayon sa Camarines. Sinadya po natin siya. Noong 2017 ka pa huli nagtrabaho. Yes. Ba't di nasundan? Heartbroken. Heartbroken ka? Yes, exactly. Ay, bunga. Bakit ka na heartbroken? Nagkakaroon ako ng konting away na aking boyfriend. Jowa. Ah, dahil sa jowa, dun ka nagsimula. Yes. Bakit? Anong nangyari? Naligaw na siya ng iba. Hanggang sa nag-asawa na siya. Ilan taon ba kayo nito? Magka-12 years dapat. Oh, yung nga ba? Ay, Katniel. 12 years niin. Iba din. Nauna kami kay Katniel. Oo, iba din. Tapos yun ang hindi mo nakayanan. Nag-decide na ako na ayoko na magtrabaho. Na-depress ka doon? Sobra, kasi almost 11 years ko siyang kasama gabi-gabi. Ay, live-in kayo? Oo. Oh. Saan kayo nakatira nun? Diyan. Dito din sa loob. Tapos? Siyempre, sa gabi-gabi ko siya kasama. Ayun na, pag pumapasok ako sa bar, kung saan ako natamin, nakikita ko siya lagi doon. Naalala ko. Ay, super in love ka talaga doon sa jowa mo, no? Sobrang na-depress ako. Parang natutulala ako sa siya. Yung parang kritiko. Sasabi niya sa akin kung maganda ang ginawa ko, kung okay ba ako ngayong gabi. Sinasama mo siya lagi sa bar? Yes. Siya yung kasama mo lagi? Parang nawalan ako ng... direksyon? Kana. Paano kayo naghiwalay? Nagpaalam naman siya na... Okay. Magbabaka siya sa probinsya. Yung pala, may nangyayari na pala sa kanila na hindi ko alam. Eto nga, nalaman ko pa yung mga text sa akin ng mga friends ko na stand-up comedian na nakikita na sa Facebook yung mga posts niya. Binalak niya ako sa Facebook. Lahat ng social media. Asong ibig mo sabihin, nung pag-alis niya sa iyo na uuwing probinsya, hindi na siya na bumalik? Hindi na. Dire-diretso na yun. Dire-diretso na yun. Tapos doon na nagsimula ang depression mo. Doon na. Yun. Pagkatapos noon, hindi ka na bumalik sa sing-along. Hanggang ngayon. Grabe pala. Sobrang hirap. Sabay-sabay pa yung nangyari sa akin na pandemic pa. Ano nangyari ng pandemic sa'yo? Yun, nabenta ko lahat ng mga gamit ko. Ang hirap pala nang wala kasama. Pag nasanay ka na pang may kasama ka, hanap-hanapin siya. Siyempre, 12 years yun, be. Kaya naman, naiintindihan ko yung pakiramdam mo. Kanino to tong bahay? Sa amin tong bahay. Sa inyong bahay to, pamilya nyo. Magkakapatid. Magkakapatid. Eh, paano yung kabuhayan mo? Sino sumususo sa'yo? Yung pangatlo kong kapatid, yun ang tumutulong sa akin sa musuporta. Sidecar boy. Eh, ba't ayaw mo bumalik sa trabaho para makatulong ka? Ano ka ba, mama? Makakabalik ba ako yung matura ko? Kalagayan ko ngayon ng stroke. Ay, na-stroke ka. So, hindi ka na makatayo? Ngayon, hindi pa ako makakatayo. Pero pasabi ng doktor po, unti-unti. Therapy. Oh, therapy. Nagte-therapy ka naman. Ayun nga, wala ka papaterapy. Sayo kang buhay. Sayang. Dumating pala sa'yo lahat ng pandemya. Tapos na-stroke ka pa. Nalungkot ka pa. Ang dami pala na pinagdaanan mo. Sunod-sunod, namatay kapatid ko. Namatay pa ang kapatid mo. Anong ginagawa mo? Basta dito ako sa bahay lagi. Ayoko kasi na nai-history sa kapaglaan. Pero dapat, lumabalabas ka din. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin yung boyfriend mo? Ano siya niisip? Nag-usap na ba kayo? Well, gusto niya ako kausapin. Ayoko kasi. Ba't ayaw mo siyang kausapin? Ilang beses na siya pumunta dyan sa tito niya. Hindi niya ako naisipang silipin man lang na kung anong nangyari sa akin. Wala. Kakalungkot naman pa rin nangyari sa'yo. Alam niyo mga kachika, ito si Vanessa. Nagtatrabaho ito dati sa sing-along. Ito po yung nagbibigay ng saya sa mga kasamahan niya kasi siya po talaga yung pinaglalaruan, ginagamit sa katotawanan. Talagang game na game po si Vanessa. Fairness, maraming gwapo, maraming magaganda. Magpalakpakan ang magaganda. Yun! Ang magtsura nyo? Kasi nga ako yung Biblia. Kaya kung walang pa po ako nagsasabi, maganda po ako. Kung walang pa ako nagsasabi, pangit ako! O, di ko na rito. Gusto niyang tawagin ko siya? Halika na! Tignan na natin ko sino mas maganda sa ating dalawa. Halika na, kalawate! Pagwala nito! Ay! Oh, thank you so much! Kaya
pala, sa kabila pala na masayahin ka, super, ang lungkot-lungkot mo pala. Hindi lang nila alam na gano'n yung naranasan ko. At saka, alam niyo po mga kachika, nung pagdating ko po dito, sabi niya nga ayaw niya, pinagbigyan niya lang po ako, ayaw niya po talaga magpakita sa mga kaibigan niya. Bakit ayaw mo? Parang naano na ako eh. Alam niyo, hiningi ako sila ng tulong. Pura na sila, sige. Masakit pala maano, ma-disappoint. Pangakuan ka. Pinangakuan ka rin, natutulungan ka tapos hindi. Tapos hindi. Yung mga kaibigan ko ngayon, lumalabas na sa TV, mga sikat na. Puro lang pangako. Pero buti't pumayag ka. Paano ang buhay mo araw-araw, Vanessa? Ganito lang ang buhay ko araw-araw. Laging nanonood ng TV. Dito, minsan papalabas lang ako dyan sa gate. Sa labas lang, tapos papasok ko na ulit. Naranasan ko na yung hirap sa buhay na mawalan. Kahit singko, walang wala asin. Ayoko nang maranasan ulit. Nagdadasal ko nga sa Diyos na pagalingin na ang impact para makapagtrabaho na ulit ako eh. Mind over matter lang yan, Vanessa. Kailangan pilitin mo. Kailangan kayanin mo. Kasi pag inilog mo yung sarili mo sa kalungkutan, talagang dire-diretsong malulungkot ka, hindi ka makakakilos. Mabuti lang mababait ng mga kapatid mo. Yung kipag mo, diba? May pangatok kong kapatid, sobrang laki ng sakripisyo sa akin. Pero nung kumikita ka naman kasi, diba? Lahat naman binubuhos ko naman talaga dito sa kanila. Diba? Kaya yun naman yun. Kuryente, tubig, pagkain. At saka mabuti, itong bahay nyo, hindi nyo na binabayaran. Oo, pagkain nyo na lang ang problema nyo araw-araw. Pagkain nyo araw-araw. Sino-sino yung mga kaibigan mo hindi ka na binabalikan? Si ano? Si... Bakit nag-away ba kayo? Wala kami pinag-awayan. Si... Yung mga friends ko na sila... Nakaka-disappoint. Alam ba nila ang nangyari sa'yo? Alam nila. Kasi baka hindi naman nila alam. Kaya bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Kasi kung lahat ng mga sinabi mo ang pangalan, mababait naman din yun. Pero sa'yo, na-disappoint ka kasi hindi ka napagbigyan. Ganun ba? Sobra. Ang hirap kasi pangakuan ka, di ba? Masakit sa kalooban. Kaya mo, pag napanood nila, tumalay mo. Eto na yon. Galit ka pa ba sa kanila? Wala naman akong galit sa kanila. Nag-thankful lang ako kasi ang ganda ng pag-uusap namin. Pagdating ako, wala naman, wala. Kasi hindi ka rin nila makontakt, wala kang telepono. Kasi sa akin, kaya kita na contact. Kasi si Milet, may mga pagkakataon ba, Vanessa, na naging matigas din ba ulo mo bilang isang talent? Maldita ako, alam mo yan, kilala mo ako, Romel. Pag ayaw ko yung isang tao, ayaw talaga. Oh, inverse naman. Tara, maldita ka. Titingnan niyo si Vanessa, maliliit-liit yan ako, maldita talaga yan, lumalaban talaga yan. May nakakaway ka ba sa Singalong? Dati. Baguhan pa ako sa pagiging stand-up comedian. Sino siya sikat na sikat ngayon? Kilala mo siya. Ay, may pa-blind item ka, Day. Ano mo yan? Bakit kayo nag-away? Noong time na yun, hindi lang sa pagmamalaki, nakikilala na ako sa TV. Tapos kinuha ko ng isang may-ari ng bar. Sa Laughline. Sino ba yung nakalitan mo? Hindi pa siya sikat noon. Ano ba nangyari sa inyo? Parang naano ko yung oras niya. Nakuha mo? Oo. Ang masaklap nun, minura niya ako. Talagang hindi ko matanggap. Sinagot ko siya. Kasi binubuyo ako ng mga tao. Huwag ka magpatali, lumabang ka. Yung ginawa ko, sabi ko ganyan. Wala kang karumatang murahin ako ng ganyan. Unang-una, hindi ako nag-audition dito. Sila ang kumuha sa akin para mag-ano dito. Okay. Pero hindi na naayos yun? Hindi na. Hindi na bigyan ng chance para maayos yun? Hindi na. Pero nung nakita kami one time, parang ano lang, Tedma lang. Saan ka ba nagbaho na Singalong Bar? Dati sa Punchline, Laughline, Funline, Ross Boulevard, sa Comiquera, Music Box, tsaka Jeff's Cafe. Ang dami mo na rin palang bar? Marami na, hindi ko na nga nakalimutan ako ng iba eh. Nakaipon ka ba nun? Well, actually, nakaipon ako. Ito na ipagawa ko kahit paano. Tapos, dahil may love life ka, dahil may jowa, doon napunta sa jowa, I'm sure. Doon napunta, yung totoo. Nakakalungkot naman. Pero alam mo, ngayon, kaya kita pinuntahan dito para makita ng mga kasamahan natin. Ah, eto na si Vanessa. Kasi ako una talaga, iniisip ko talaga, nasaan na kaya si Vanessa? Ano na kaya nangyari sa kanya? Kasi alam ko yung kalagayan mo, di ba? Nahirap ka maglakad. Sa totoo lang po, kaya hindi ako nag-aano sa social media ngayon kasi ayoko yung kakamustay ko. Oh, boy, ka pa pala. As in, wala akong cellphone, gadget, wala. Oo, wala siyang cellphone, walang gadget. Eh, mas gusto mo naman yata yung ganun, di ba? Para iwas sa lahat. Pero, hindi ka makukontak ng gusto mong pagtrabahuhan. Siyempre, gusto ko ngayon kumita, magtrabaho, makatulong sa kapatid ko. Pero naglalakad-lakad ka sa mga sinusubok-subukan mo na rin. Sinusubukan ko ng tumayo. Kaya lang may mag-aalalay sa akin. Kailangan may mag-aalalay. Katulad dati rin, di ba? Pag sumasampasot sa stage, talagang kailangan may umaalalay. Sasamaan ka sa stage, di ba? Ang dami-dami mong kaibigan dati, lahat sila wala na. May isang tumulong sa akin, yung naging ang boss ko sa Comiquera. Pinadala ako ng gamot ng dalawang buwan. Yun ang tumulong sa akin, si Miss Nancy Barreto. Oo, ang galing. Tapos the rest, wala na. Wala ka na. Wala na.
Kaya naman pala ayaw mo makipagkita. Nahihiya ka nang lumapit at ayaw mo nang magpakita. Pero huwag kang mahiya kasi naging kaibigan mo naman sila eh. Malay mo, nung humihingi ka ng tulong, eh, may problema din siguro sila. Pag napanood ka nila ngayon, ay, may connection na. Ngayon, makukunik na nila ako kung saan kita na-connect. Sasabihin ko kung paano kita na-connect o ibibigay ko na ngayon yung number mo. Alam mo kasi sa panahon ngayon ito, dapat magtutulong-tulong tayo para, alam mo yun, gumaang kahit anong bigat niyan, basta marami ang nagbubuhat. Gaga ang lahat kasi yun, di ba? Paano yung pandemic dito? Eh, dikit-dikit kayo dito. Pandemic, grabe talaga, sobrang hirap yung naranasan ko. Meron ako isang tumulong sa akin, isang naging customer ko sa bar. Yun ang nagpapadala sa akin monthly. Ay. Ang galing. Ayun ang tumulong sa akin ng halos 1 year. Ang galing. So, pasalamatan mo siya. Sobra. Ipapasalamat ko sa iyo, Doc Floyd. Thank you so much sa natulong mo sa akin during pandemic. Ang galing. Thank you. Tigma. Ngayon hindi na kayo nakikita. Ngayon hindi ako. Kasi wala ko nga akong libang. Wala kang cellphone. Pero alam mo, kahit na paano, nakikita ko naman sa'yo talaga mukhang palaban ka naman, laban ka talaga kung laban, di ba? Anong nasa isip mo ngayon? Ano nga ikaw na tumawag sa akin na, Romel Chica, kung ano kagad yung loob ko na, baka ito na yung sign na makabangon ako, kabalik sa industriya. Oo naman, may puwang ka sa industriya, Baleza. Ang laki-laki ng naitutulong mo sa pag-alis ng mga problema ng mga tao. At saka marami kang naging kaibigan sa bar. Ikaw, alam mo naman sinabay mo ako sa Paranaque. Nakalimutan ko na, Vanessa. Kasama ko siya doon. Ay, ayan, jowa na naman talaga. Wala lang, mag-usapan lang. Wala na ba naliligaw sa'yo? Wala, at saka ayoko na rin. Ay, babae, ganda mo naman masyado. Ay, paano ka maliligaw? Ay, lagi ka nandilit sa loob. Maraming nagpaparamdam sa akin. Ay, ano tumulto? Pero alam mo, Vanessa, kaya talaga kung bakit ka tapirandahan, gusto ko makita kita na lumalaban pa rin. Ganyan ka. O, kita na kita, at least natutuwa ako kasi maayos ka pa rin. Sa kabila ng hindi ka pa nakakatayong mag-isa, nakakapaglakad. Pero darating ng panahon, makakalakad ka rin. Basta lagi mo lang isipin, mind over matter. Kaya kong maglakad, kaya kong maglakad. Kasi pag lagi ka nakaupo dyan at nakahiga, wala, kamusta ka ng Pasko? Okay naman, kahit paano, nakapag-salo-salo rin kami rito ang magkakapatid. Ilan ba kayo natin magkakapatid? Apat kami. Namatay ang isa. Pang ilan ka? Pang anay. Ilan taong ka na ba, Vanessa? Mag-52 na ako. Mag-iis mo pa rin, ha? Mukha ka talagang bata pa rin. This coming February, mag-52 na po ako. Ay, talaga? Anong araw ang birthday mo? February 25. Diyos ko, Vanessa! February 24 ako! Ay! Diyos ko! Small world! Anong wish mo sa birthday mo? Siyempre, ang wish ko sa birthday ko, mayroon akong trabaho, tsaka magpunta ako ng pera para pang negosyo, pambili ng motor para patulungan ko ang kapatid ko nagkaroon ng tricycle, tsaka kumulan sa plastic wear. Alam mo, ang mga wish kasi, kaya mo wini-wish yan, kailangan i-claim mo na kagaya na makukuha mo kasi alam mo, mabait ang Diyos. Pag nagdarasal ka, ano dinadasal mo? Lahat kami layo sa sakit, mabuhay pa. Nasaan ba yung mga magulang mo pala? Wala na. So kayo-kayo na lang magkakapatid talaga? Tatlong magkakapatid na lang kayo na nandito lahat sila? Oo. Matagal na kayo dito? 1989 pa kami rito. Meron ka ba mga karanasang hindi malilimutan sa Singalok? Meron. Some beses, yung Pampanga, Bulacan. Aranset ko. Nandun na ako, bigla akong ika-cancel. Eh, ang layo nun. Nawindang talaga ako. Anong ginawa mo nung hindi ka pinag-perform? Kumontak ako ng mga customer ko na may kaya na tanyo ako dito. Wala akong pabasay pa uwi. Nagpuntahan naman. Tapos, pinuntahan naman ako. Miss mo na ang stage. Sobrang miss na miss ko. Kasi makakalimutan mo talaga mga problema pag nasa stage ka. Hindi ka tulad ngayon pag nasa bahay ka lang, apat na sulok ng bahay niyo. Pwede ba ako nga magpasalamat sa mga tumulong sa akin? Ay, oo. Magpapasalamat po ako sa mga tumulong sa akin during pandemic, na Sir Mori, Sir Bart, lahat ng mga naging customer ko, tinulungan nila ako. May araw bang umiiyak ka, Vanessa? Mag-isa? Meron, syempre. Anong iniisip mo? Sana mabuhay pa ako. Kasi ang hirap naranasan ko nung itong 2023. Ano yung pinakamahirap mong naranasan ngayong 2023? Nung namatay kapatid ko nung March, matay siya na walang-wala kami. Wala akong trabaho, wala akong itulong. Sobrang hirap. Tapos after nung nailibing ni kapatid ko, 1 week lang, ako na walang sinubot sa ospital. Ang hirap, alam mo yun. Kailan pa man, at least nalampasan mo, diba? Kaya kapit-kapit ka lang. Kasi dati kasi panayang kita ng pera mo, diba? Gabi-gabi kumikita ka, kaya may pera. Kaya pero ngayon, ilang taon kang nabakante. Kaya naiintindihan ka, talagang walang-walang-wala ka na talaga. Sobra. Iba ka na nila, lolo ko lang ako. Pero inilalaman yung nararanasan ko. Ayoko lang. Minsan nga sumasabi nga sa isip ko, sana kunin na ako, mamatay na ako. Ano ka ba? Hirap ang buhay ko talaga.
naiintindihan ko. Kasi gusto mong tumulong pero wala kang mamaitulong. Yung pamangkin ko, gusto kong mabilang ng regalo. Wala kang naibigay na regalo. Pero basta, Vanessa, mabait pa rin ang Diyos. Kapit ka lang, darating din ang araw. Makukuha mo rin yung mga gusto mo at maraming nagmamahal sa'yo at claim it. May tutulong sa'yo. Basta, manalig ka lang. Wag mong tatanggalin ang faith mo. Basta, araw-araw ka magdasal. Araw-araw nga ako nagdadasal. Hindi ko nga alam kung pinakikinggan ako ng Diyos. Hindi mong tatandaan, lahat ng naranasan mo ngayon, magiging sandata mo yan para maging malakas ka, hindi para maging mahina ka. Tatandaan ko to, Diyos, ha? Gawin mo yung pagiging masaya mo, ilagay mo lagi sa buhay mo para hindi ka panghinaan. Huwag ka panghinaan ng loob. Hanggat may hininga ka, laban mo yan. Basta tanggapin mo lang kung anong sitwasyon mo, tanggapin mo ng buong buo sa puso mo para maging maluwag ka at maging magaan ka. Lagi mong iisipin, hindi porkit hindi ka nakapagbigay, malungkot na. Hindi, may araw at darating din ang panahon na makakapagbigay ka ulit sa pamilya mo. Laban? Laban. Push. Push. Ayan. May salamat, Vanessa. Nakarating na ako sa bahay nyo. Pasensya ka na sa bahay namin, ha? Vanessa, ang pinupuntaan ko dito, ikaw, hindi yung bahay nyo. Hindi sana sa labas tayo. Ganon. Ayan, ganyan. Dapat ganon. Maraming salamat, Vanessa. Thank you so much sa'yo, Romel, Chica. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Yan po si Vanessa. So mga kaibigan, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Ang Nega, Deadman Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!